Okay guys, magandang umaga o afternoon sa inyong lahat. Ako nga ang inyong likod, si Achiever. Bago ang lahat, magkwentuhan muna tayo. Stop muna tayo sa pag-upload ng mabibigat na pangarap at ano. Dito muna tayo magkwentuhan, mag-sharing muna tayo ng mga plano natin sa buhay. Ikaw, ano ba ang plano mo pagdating mo ng 60? Mayroon ka bang sapat na pundo? O ano ba ang pinanghahawakan mong dokumento na para pagdating ng 60? Projection lang ito ha. Kasi productive pa tayo ngayon eh. Magkakaroon ka ba ng assurance o dokumento na pagdating mo ng 60 ay meron kang ganitong amount? Sabihin na natin, babaan lang natin, 3 milyon na kahit paano ay ito ay pwede mong tsani-tsaniin or mayroon ka rin ng income pagdating mo ng age na yon, na pwede kang, kung gusto mong magbakasyon, kung gusto mong pumunta sa ganito, mayroon kang pambili ng maintenance, kasama ba yun sa mga plan nyo? Ano ba ang ginagawa nyo sa kasalukuyan para magkaroon kayo o magkaroon tayo ng ganong amount? Or, sabi nga nila, huwag ka nang mag-ipon kasi yung pera ay hindi mo naman madadala yan sa hukay. O tama, hindi mo talaga madadala yan. Eh paano nga kung mabuhay ka pa kung wala kang pundo? Diba? Meron ba tayong pinangahawakan o aasa tayo sa ating mga anak na bibigyan tayo ng sapat na pundo o sisingilin natin sila dahil sa ngayon, ginawa natin lahat para sa kanila. Diba? So ngayon, in return on that, gawin din nila ang lahat para sa atin. Palakihin tayo. Naku, parang ang hirap ng ganon. Ang hirap kaya magpalaki ng matanda. Magpalaki ka na ng bata, wag lang yung matanda. Diba? Yan po. Kung mayroon kayong idea, pakicomment lang sa baba at para malaman ko naman at malaman na ng ating mga kasamahan, ng mga subscriber natin na ganito pala ang ginagawa ni ano, ni Achievers, ganito pala ang ginagawa. Yun. Kasi mahaba pa naman ang ating lalakbayin. Let's see if fixed projection of 20 years. At yung mga bata pa dyan, meron pang maraming pagkakataon, 30 years or even more na nagkatrabaho na ngayon at nakikinig sa atin. Ano ba ang gagawin nyo o ginagawa pagdating ng ganung edad, 60? Magkakaroon ka ba ng sapat na pundo na at least, yan, baba, 3 million. Diba? O sapat ba yung ibibigay sa'yo ng employer mo pagdating mo ng 60? Kasi yung mga bills natin ay hindi naman yan tumitigil. Pero yung income natin, kung hindi natin ma-forecast or ma-maintain, ay maaaring maputol yan pagdating natin ng 60. O hindi, maaaring mapaaga pa kung ikaw ay nagkasakit. Diba? Karoon nga ng isang matinding sakit. May sapat ba tayong pundo? Yun. Ngayon, kung mayroon man kayo, legit, baka pwedeng i-comment nyo sa baba at i-share. Sa akin kasi ngayon, ang projection ko, ako, delikado. Ganito. Pagdating ko ng 60, ay magkakaroon ako ng, siyempre, kung hindi magbabago ang projection is from the employer, sabihin na natin 1 million. So, 1 million. Kulang, di ba? In 10 years, mabuhay ka pa. 60 plus 10, 70. Or madagdagan pa, gawin natin another 10, 80 years. In 20 years, yung 1 million ay napakaliit na halaga lamang. So, ngayon, ang ginawa ko, nag-prepare na talaga ako, nag-member ako sa isang legitimate insurance and investment. Una-una, insured ako. Pangalawa,
after 10 years ay bayad na ako, ay may projection naman yun ng 10% annual in return sa akin is equivalent, sabihin natin kalahating million, and another 10 years maturation, or ito ay magiging wow 1.4 million pagdating ko ng 60. So 1 plus 1.4 is 2.4. O maliit na lang ang kulang. Ang projection ko ay 3 million. Did you think sapat na 'yon after 10 years? 20 years? Kayo, ano bang ginagawa nyo? So pwedeng malaman at para at least makatulong tayo sa mga listeners natin, sa mga subscriber na nagsusubscribe. Tanong lang, wala namang masama doon, di ba? So, sabi nga, at least may pangarap ka, kasi kung wala kang pangarap, ay wala kang matutupad. Di ba? Yun po. Ngayon, kung kayo man ay nag-aaral pa, magtatrabaho pa lang, o nagtatrabaho na, so, ano ba ang gusto nyong plano? May plano na ba kayo? O gagawa pa lang ng plano? Kasi windang-windang pa. Bahala na si Batman. Bahala ng nasa taas. Mamaya sumagot yan. Diba? Ngayon lang po. So, sana ay naka-share ako at makwentuhan muna tayong konti. Yan lang. Sa susunod, abangan nyo na lang ang pinaplan sa nating video kasi medyo maingay ngayon sa ating paligid at may gumagawa dun sa kakabilang bahay na may pumupok. Kaya ito lang muna ang naisip ko para lang mayroon tayong mapagkwentuhan. So, paki-comment lang kung meron kayong plano, meron man kayong magandang plano at pwede nyong i-share sa amin at hawa naman kami. Ayun o. Kung wala naman, gumawa kayo. Diba? Maraming salamat.